Sa kumakalam na sikmura na mahihirap, kaning may toyo at mantika ang sagot. Kung walang mantika, kanin at toyo lang. Ang pamilya ni Rogelio at Delia na may 9 na anak, ito na raw ang nakasanayan. Buntis pa naman si Delia sa kanilang pang-10 anak. Minsan nga, sa isang araw, isang bisa lang kami nakain. Kung nakakairam ng bigas sana sa mga kapitbahay namin, yun. Pa-extra-extra lang si Rogelio sa bukid kung saan kumikita siya ng 350 pesos kada araw. Minsan nag-a-advance na lang po siya ng 350, nakukuha namin dahil pag wala kaming ulam, pag wala na po ma'am, wala na talaga. Ayon sa Municipal Health Officer ng Gines sa Camarines Sur, mataas ang sodium or salt content ng toyo na pwede mag-contribute sa pagkasira ng kidney. Pwede kasing maging mababa yung timbang ng bata. Ito rin ang panlaman siya ng pamilya ni Freddy. Pero maswerte sila sa araw na ito dahil may nagbigay sa kanila ng gulay. Pag umaga po, kape tinapay lang. Tapos pag tanghali, minsan utang ako ng sardinas o kaya itlog. Pinagkakasya na lang daw nila ang 175 peso sa kada paglalabada ni Melinda at 350 pesos na sahod ni Freddy sa paghahakot ng basura. Kulang po ma'am. Kasi may pinamag-aaral kapag kain. Bilang tulong sa dalawang pamilya, binigyan sila ng GMA Kapuso Foundation ng bigas, groceries, vitamins, hygiene kits, damit at school supplies. May damit din para sa paparating na baby ni Delia. Salamat po sa amin sa pagtulong niyo sa pamilya ko at sa pagkain ng ulam. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Sa nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Juvelier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.